Sa iba pang balita, buo ang suporta ni Senator Go sa patuloy na pagdinig ng Senado kaugnay sa kinukwestiyon pagbili ng COVID-19 supplies noong nakaraang taon. Anya, dapat mapanagot ang sangkot sa korupsyon. Umaasa rin si Senator Go na hindi mahaluan ng politika ang investigasyon. Narito ang detalye. Kasuhan na ang dapat makasuhan. Yan ang hamon ni Senador Bongo sa mga kapwa senador sa pang-anim na pagdinig sa di umano'y nawaldas na pondo ng pamahalaan sa pagresponde sa COVID-19 crisis sa bansa. Hinihimo ko po ang aking mga kasama dito na kung sa tingin ninyo ay may atraso ang sinuman, kasuhan na kaagad. Bigay natin sa ombudsman, yun naman po ang layunin ng komiteng ito. Member rin po ako sa lalong madaling panahon. At ikulong, meron naman tayong sandigan bayan. Sa ilan ng pagdinig kaugnay ng isyu, kung may sapat ng ebidensya, isang panaagad sa kaukulang korte para mapanagot sa batas ang sino mang may paglabag. Umaasa sigo na hindi maging political circus ang mga pagdinig ng Senado o pilit ikonekta sa Pangulo ang mga isyu dahil kaisaan niya siya at ang Pangulo sa mga nagnanais sa katotohanan. Nagsabi na rin po si Pangulo na kung sangkot siya sa korupsyon, sabi ni Pangulo, pag siya mismo ay sangkot sa korupsyon, he will resign. Ako rin po, nagsabi na rin po ako, pag sangkot ako sa korupsyon at anumang illegal na transaksyon sa gobyerno ni Piso, I will resign. Maari naman anyang hindi maiwasan na maggamit ng ilan ang kanyang pangalan noon ng Pangulo, pero malinaw anya ang pahayag noon na kapag nag-name drop na, ibig sabihin ay wag na itong tulungan. Eh marami na pong pinakasuhan si Pangulong Duterte na ginagamit yung pangalan namin. Yung iba dyan, mga mukhang pera, nakatikim na po ng pera at pinakain niya ng pera. Kasabay ng pagtitiyak ng kanyang suporta sa investigasyon, giit nito na kailangang maging impartial at walang halong pamumulitika upang makamit ang katotohanan. Hindi rin anya panahon ng siraan ngayong nasa gitna ng pandemya ang bansa. Sa halipan niya ay magtulungan para malagpasan ang krisis pangkalusugan. Sana po ay huwag natin haluan ng politika ang laban kontra COVID-19 dahil Pilipino po ang nakataya dito. Kawawa po sila, lalong-lalo na po yung mga mahihirap po. Kapakanan po ng mga mahihirap po ang nakataya dito. Buhay po ang nakataya dito. Pagtitiyak pa ni Senador Go, walang pinoprotektahan ng Pangulo. Sa halip ay pinaglalaban nito ang kapakanan ng nakararaming Filipino. Hindi po sila pinagtatakpan ng Pangulo. Sabi nga niya, may kasalanan, yariin na po at kasuhan na. Wala po kaming pakialam. Alam nyo, yung pinagpipilitang parmalin na yan, wala po kaming kinalaman ni Pangulong Duterte dyan. Hinimok niya ang mga kapwa Pilipino na suportahan ang Duterte administration na iniluklok sa pwesto ng milyon-milyong Pinoy. Kung hindi siguro siya ang presidente ngayon na may political will, maaring lumubog na po tayo sa dami po ng matitigas na ulo na ayaw pong makinig. Pasalamat tayo na meron tayong Pangulo na nagmamahal po sa ating mga kababayan at nagmamahal po sa ating bansa. Imbis na magdebate tayo rito, sana po ay magtulungan na lang po tayo, lalong-lalo na po na nasa gitna pa tayo ng pandemya.